Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at batay sa mga mitolohiyang Griyego. Hindi ito isang tunay na labanan ng mga Diyos, kundi isang malikhaing pagsasalaysay para sa kasiyahan at kaalaman ng mga manunood. Huwag itong ituring na aktwal na kasaysayan o paniniwala. Nilinaw ng disclaimer na ito na ang kwento ay kathang-isip at para sa entertainment lamang. Hey, mga ka-Kolokoy TV, kumusta? Isang bagong araw na naman sa ating lahat. Ang kwentong ito ay pinamagatang, Zeus vs. Hades, Battle of the Gods, sino ang magwawagi? Hey, mga kaibigan, welcome back to another epic episode. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang pinakamakapangyarihang Diyos sa Greek mythology. Dalawang kapatid, parehong malakas, at parehong may kani-kanyang kaharian. Ang tanong, kapag naglaban sila, sino kaya ang magwawagi? Sino kaya? Zeus vs. Hades, sino ang tunay na hari ng mga Diyos? Pero bago ang lahat mga boss, intro muna tayo, dito sa Boy Kolokoy TV. Maghanda na kayo, Terra, simulan na natin ang laban ng mga kapatid na Diyos. Number 1. Unahin natin ang King of the Gods, si Zeus. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng mga Diyos at nakatira sa tuktok ng Mount Olympus, ang tahanan ng mga Diyos. Hawak ni Zeus ang napakamakapangyarihang kidlat na ginagamit niya para protektahan ang mga tao at labanan ang kasamaan. Si Zeus ang Diyos ng kalangitan at katarungan. Ang kanyang mga mata ay parang ilaw ng bagyo, at kaya niyang magpadala ng malalakas na kidlat anumang oras. Kaya nga takot ang mga tao kapag naririnig nila ang kulog, alam nilang nagagalit si Zeus. Sa bawat hagupit ng kidlat ni Zeus, kayang gumuhit ng apoy sa lupa, kayang magpabagsak ng mga puno, at pwedeng makapagpatumba ng malalaking nilalang tulad ng mga higanti. Pero, alam nyo ba? Si Zeus din ang Diyos na nagbibigay ng katarungan at nagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Kaya kapag may problema ang mga tao o mga Diyos, si Zeus ang nagpapatupad ng mga batas. Number 2. Ngayon, kilalanin naman natin si Hades. Siya ang Diyos ng Underworld, ang lugar ng mga kaluluwa ng mga namatay. Kung si Zeus ang hari ng langit, si Hades naman ang hari ng mga patay. Marahil hindi kasing sikat si Hades tulad ng kanyang kapatid na si Zeus, pero huwag ninyong maliitin ang kanyang kapangyarihan. Si Hades ang nagbabantay sa mga kaluluwa sa kabilang buhay, at walang sino mang kayang takasan ang kanyang kaharian kapag namatay na sila.
May hawak siyang helm ng invisibility, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging hindi nakikita. Gamit ang kanyang helm, kaya niyang lumabas mula sa dilim at umatake ng hindi nakikita ng kanyang kalaban. Si Hades din ang may hawak ng kapangyarihan sa mga kayamanan sa ilalim ng lupa ang mga ginto, pilak, at mga mahahalagang bato. Tahimik man siyang naglalagi sa underworld, napakadelikado ng kanyang galit. Kapag nagalit si Hades, kaya niyang ibuka ang lupa at lumunin ang mga lungsod. Number 3. Ang relasyon ni Zeus at Hades. Magkasamang nakaupo sina Zeus at Hades, mukhang kawili-wili. Pero alam nyo ba na magkapatid sina Zeus at Hades? Kasama nila ang isa pang kapatid si Poseidon, ang diyos ng dagat. Noong una, nagtulungan silang tatlo para pabagsakin ang kanilang ama, si Cronos, na dating hari ng mga diyos. Matapos nilang talunin si Cronos, pinaghatian nilang tatlo ang mundo. Si Zeus ang naging hari ng langit at Olympus. Si Poseidon ang namuno sa karagatan, at si Hades ang naghari sa underworld. Kaya kahit na magkapatid sila, may malalim na pagkakaiba ang kanilang mga tungkulin at mga kaharian. Number 5. Pero kahit magkapatid, nagkakaroon din sila ng mga pagtatalo. Si Hades, madalas ay tahimik sa ilalim ng lupa, habang si Zeus ay makapangyarihan at nagiging sentro ng atensyon sa langit. Minsan, nararamdaman ni Hades na hindi siya pinapansin o nirespeto tulad ng kanyang kapatid. Si Zeus at Hades ay nakatayo ng magkaharap, napapaligiran ng mga ulap, mga anino, at kidlat. Kaya, paano kung maglaban ang dalawang magkapatid na ito? Zeus na may kapangyarihan ng kidlat, at Hades na may kakayahang maging invisible at mag-control ng mga kaluluwa. Isang sagupaan na hindi pa natin nakikita.
Number 6. Sa isang iglap, magpapakawala si Zeus ng kidlat, pero biglang mawawala si Hades gamit ang kanyang helm. Mula sa dilim, aatake si Hades, pero si Zeus ay mabilis, at kayang magpadala ng bagyo para protektahan ang sarili. Scene. Isang napakalaking labanan na may kidlat at mga anino na nagbabanggaan sa kalangitan. Habang si Zeus ay nagpapakawala ng kidlat, si Hades naman ay maaaring magpatawag ng mga kaluluwa para magpakalat ng takot sa paligid. Walang tigil ang kanilang laban, kidlat laban sa dilim, kalangitan laban sa underworld. Ang cool at napakaangas, diba? Number 7. Sino ba talaga ang panalo? Pero sino nga ba ang magwawagi sa labang ito? Si Zeus na hari ng langit, o si Hades na makapangyarihan sa ilalim ng lupa? Pareho silang malakas, pareho silang may mga sandatang hindi matatawaran. Sa tingin ko, ang sagot ay depende kung sino ang mas magiging tuso o mas strategiya sa laban. Dahil minsan, hindi lang lakas ang mahalaga kundi kung paano mo ginagamit ang iyong kapangyarihan. Kung ikaw ang tatanungin, sino sa tingin mo ang mananalo? Ay comment na ang iyong sagot sa baba. Zeus ba, ang hari ng mga Diyos, o si Hades, ang Panginoon ng Underworld? At kung nagustuhan mo ang laban na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi mo ma-miss ang susunod na episode ng ating mga epic battle ng mga Diyos. Salamat sa panonood, mga kaibigan, at kita-kits ulit sa susunod na laban ng mga makapangyarihang Diyos ng mitolohiya. Dito lamang sa Boy Cole Okoy TV. Peace! On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on you.